Alright. Sa biyahe tayo ngayon papunta ating ilinig yung motorsiklo para ma-experience na natin itong motorsiklo na to. At ito rin kasi ang dream motorcycle ko. So, hindi ko masyadong mabibili, at least experience ko, diba? This is a big shout out kay Angelo Bacolod. Regarding about this motorsiklo na to na ating pupuntahan ngayong araw na ito. So, abang makakarating na tayo soon dito sa Southwood Hill. Pupunta na tayo ngayon. Wala na nga, di na ako nakapag short sleeves eh. Ay, nakapag long sleeves dahil nga sa ano eh. Di na rin ako nakapag jacket. Ito dosen, para lang yung ano eh. Init ko, mainit na. Ito ang sacrifice natin ngayon po na ito okay, wala na natin gagawin ha. Hindi tayo baka pwede mag-overtake dahil dyan. Sige, kita-kita na lang tayo guys sa mismong area na i-review natin ng motorsiklo. Oh my! Usapan natin ang usapang versus Kawasaki versus 650. Ang engine displacement naman nitong Versys 650 2020 model na ito ay isang 649cc. Pero ito ay kinakount sa papel as 650cc and acknowledged to as 650. Kaya ito tinawag na Versys 650. Ang kanyang fuel capacity naman ay 20.8 liters. Ang kanyang fuel capacity. At FI rin to ha, huwag kayong magkakamali, FI to, 2020 model to, pero ito ay isang FI. Ang ground clearance nito as a stock ay 170. 170 ang kanyang ground clearance. Then ang kanyang headlights is LED supposedly. So LED dapat ito. Siyempre bulb type to, makikita naman natin medyo bulb type, pero dapat LED talaga to. Ignition system niya is electric. Mapapansin naman natin dito sa kabila, ay nalilito. Sa kanyang kabila, wala siyang kickstart. Siyempre, anong klaseng big bike pa ba ang may kickstart ngayon panahong ito? 2020 model to. So, wala na itong kickstart. Ito to. So, ang liquid cooling system nito, ang kanyang cooling system nito ay liquid. So, katulad ng pinakita ko kanina, nandito sa ilalim ang kanyang coolant, ang kanyang pang cooler. Liquid cool to ha. So ayan, nakikita naman natin. Ayan,
mapapansin namin rin natin dito, ang kanyang digital ano screen as a stock is analog with digital screen. Analog with digital screen siya. So si motorsiklo, ito si Versys 650, ay meron siyang 63.8 horsepower at maximum torque of 64. So overall dimension niya ay meron siyang 2,164 by 840 by 1,399 as overall dimensions niya. Ang kanyang rear suspension na ina-acknowledge yung kanyang monoshock, which is adjustable rin to ha. Same as sa kanyang front fork, ito ay adjustable rin. So ito ay isang conventional fork. Conventional fork siya, adjustable rin to. Same goes dito sa kanyang rear na monoshock, which is adjustable rin as well. Seat height of 33.1 inches. Then ang tire size niya sa harap ay 120 by 70 by 17. 120 by 70 by 17. Wait lang ha, ba't naman takip to? 120 by 70 by 17. Then ang kanyang transmission type, eh syempre manual yan, Versys yan eh. Syempre ito, one of my dream bikes talaga to. Napakaganda talaga ng motorsiklo na to, pipi na pipi. Ito ang pangarap ng motorsiklo. For me ha, ewan ko lang sa inyo kasi baka type nyo guys ay sports bike. Pero you can share my thoughts na naman kung anong tingin nyo sa Versys 650 ng 2020 model na ito. Ang kanyang tire size naman sa rear ay 120 by 60 by 17. So mas malaki-laki yung harap niya, pero I think pwede nyo naman palaparan pa siya sa likod niya kasi yun nga, unlike kay Mox sa Dominar 400 ko, mayroon siya kasing ano sa ilalim, di ba? Meron siyang ano sa ilalim, mudguard pa. Bukod dito, meron pa siyang mudguard sa may loob. Kaya medyo hesitative ako maglagay ng lapad. Pero pwede naman ako palaparan pa ng konting ano pa, ng by 10 pa siguro. Pero sa kanya, 60 by 70 naman to. Ang wet weight naman niya with oil and fuel, it is equivalent of 214.8. So ayan ang kanyang with oil and fuel na yan ha. Ito ay 214 by 8. Sa wheelbase naman, ito ay 1,414. Then may alloy wheels rin to syempre. Ang kabal sa available ng panahon na to, sa available pala ng panahon to ng Versys 650 na to, noong time niya is black talaga ang kanyang available ng during 2020 models na to. Pero hindi lang ako sigurado, pero alam ko may SE nung panahong ano eh, mayroon pang special edition dun yata sa 1000cc. Pero in regards dito sa ano, in regards dito sa 650, in particular I could be corrected, I comment down below kung meron talagang SE ng 2020. Pero as I recall, wala kasi ako nakitang SE na 650. So ito ang kanyang kulay. I think it's registered as black. If I'm not mistaken, this is black or gray. Hindi lang ako sigurado, pero I think it's black. So pumapatak ang Versys 650 na 2020 nung panahon as 450,000. Depende siguro sa location, pero sa panahon ngayong 2023, during na inaano ko tong video na to, ang pricing yata niya, if I'm not mistaken, is nasa around 499,000. Nasa 499,000 ang kanya pricing during this time of 2023 sa mga new models na ito. I think it's 499. Eh, sabihin natin, close na natin sa 500. Cap off na natin ng 500,000. Ang kanya 650, while ang Versys 1,000, if I'm not mistaken, is 1 million. Nasa 1 million na rin kasi, ayun nga, expect natin, 1,000cc na yan. Siyempre, I think it's 1,000 for us. Per cc ato, is 1,000. Pero okay lang, I mean, understandable naman. Understandable na yun, 1,000cc na yan. Pero ito, tatandaan nyo, ang 650, huwag kayong mag-expect ng cruise control sa 650cc. Walang 650cc na Versys na may cruise control. Maliban na kayo pa sasadya nyo, kasi talagang sa 2020 model, wala asyang
wala pa siyang cruise control dito. So, pero ang 1000cc, especially yung mga new models ngayon, may cruise control yon. May cruise control na yung 1000cc nito. Itong model na to. So, ang kategory ng ano, ang kategory ng Versys 650, ang kategory na itong Versys 650 na to ay isang adventure bike. Hindi to sports bike. Eh. This is an adventure bike. This is an adventure bike. This is what I love. This is, ito yung hilig ko. Ito yung ginusto ko eh, na motorcycle. Pangarap ko, and matagal ko nang gustong i-vlog tong motorcycle na to. Talagang pangarap ko eh. Kaya nga si Mox ay halos talagang umano eh. Ginihilig ko kasi ito talaga eh. Hindi ngalay sa likod. Heavy, eto heavy, ano, heavy, beefy siya tingnan, maskuladong-maskulado ka. And handang-handa sa kahit anong sitwasyon ng daan eh. Maliban na kung ano. Pero talaga trip ko talaga is yung, ano eh, pang all-terrain talaga na gulong. Rake, meron siyang rake na 25 degrees, then trail for 4.3 inches. Ang curb weight niya is nasa around 476 pounds. Pero sabihin natin na pag nakaupo ka na, it's around 496 pounds, yung mga ganon. Ang stock testing talaga nito is Dunlop. Katulad nga nito, nakalagay nga, Dunlop nga. Isa itong Dunlop nga, which is ang Dunlop Sport Max D222. Hindi ko ma-identify kung nasa yung D222 na yun. Pero yun yun. Kanyang ano, ayun. Pasahin nyo na lang kayo na mag-invert. Sport Max D2222FJ. Ayan na, sabi ko na naman kanina kung ano yung tire size niya, siguro ay okay na yun. Two-piece na ng calipers neto ha, two-piece ng calipers to, dual to ha. Dual ang kanyang harap, at sa rear ay 250mm petal rotor with single piston caliper. Siyempre lahat yan ABS, kaya secured kayo dito. Oh my! Ay, minsan mo lang mamaneho ang pangarap mong motorsiklo talaga. Okay, start natin ang engine. Sheesh! Hindi ko alam kung rinig niyo ako guys ha. So cold start pa siya. So ayun na talaga nga, ayan o. Yung kanyang analog ay hindi siya ano, full digital, semi analog pa rin siya. Ang tatakbo pa lang dito ni Mr. Bacolod do. 4,441 kilometers pa lang. Napaka-fresh pa ng Versys 650 na to. Despite the 2020 model man to. Etong 650, tara mo. Ito ang crash guard niya kasi talaga ay hindi na stock to. Crash guard niya base sa mga sinabi niya, ang kanyang crash guard ay hindi na to stock. Hindi na stock ang kanyang crash guard. Same goes sa kanyang pipe. Hindi na rin to stock. Which is lahat to aftermarket na pareho. And para sa akin na medyo magaan-gaan si Versys 650. Mas magaan-gaan. Medyo hindi siya masobrang gaan unlike kay Mox na Dominar 400. Mas ano siya? Mas compact siya pero kaya medyo bumigat dahil nga meron siyang mga side box at meron rin siyang top box. Pero more on the side box itself yung mabibigat. Talagang mabigat pala talaga pag may side box ka. Kaya yun. Sa tanke pa lang talaga, maskuladong-maskulado. And yun nga, tingnan ako. Ako ay isang 5'10. Ako ay isang 5'10. And yun nga. Ayan, nakapwede na. Medyo maanano na yung takbo yun niya. Nakapag cold start na siya. Ako ay isang 5'10. Tapos medyo tingkayad pa ako dito. Pero okay lang. I mean, para sa akin, okay na naman to. And yun na nga. Ganoon na natin. Pero okay na rin. Nagigets ko naman saan yung nakukuha yung trabaho ng windbreaker.
nagagawa fully, kung mataas ka talaga, hindi niya nagagawa fully yung kanyang trabaho. Pero I mean, it's enough. Natin to. Doon kasi si Mac, doon yung lumodominar ito sa ano eh. Sabi ko na po ha, para at least wala magreklamo sa akin na old model to. Wala kang tayong galala na may new model nito. Pero I mean, halos naman accessories naman at konti lang naman ang binagong specifications sa lumang model nito. Alam mo kung may magre-reklamo dyan sa nakita nyo? Oo, alam ko. Nakita na, bigla lang rin ako. Dito siya pwedeng i-reach ang max speed niya ngayon. Nasa labas tayo. Secluded tayo, under south roads tayo. Yun nga po, ano, mga ka-R&B, ako'y nakalimot sa part ng outro. So, idagdag ko na lang at ihabol ko lang dito sa video na to ang pros and cons ng Versus 650. Pero hindi naman gaano problematic ang pros and cons niya. It's like, just to add, sa opinion ko, on my part, as an adventure bike ang isang Versus 650, isa sa mga pros na nakita ko is magandang maganda siya para sa mga off-road or any terrains whatsoever na pupuntahan mo. And good siya sa kahit anong bigat na dadalhin mo. Huwag ka lang magdadala ng buong bahay. Expect, pero I mean, pwede siya sa mga ano, mga pang long ride talaga. And talagang kargadong-kargado, kahit marami ka pang bag dyan. Bagay na bagay sa Versus 650 dahil ito ay, like I said, this category of the bike is isang adventure bike. So, pasok siya dun sa category na to. Yun lang naman ang kanyang pros. Then, sa cons niya is, yun nga, sa price niya, sa ngayong panahon na to, ngayong 2023, the price of the Versus 650, Kawasaki Versus 650, is actually, ano naman, okay na for a 650cc or 649cc displacement motorcycle ng Kawasaki. And adventure to. Okay na rin siya, however, medyo ano siya, kung pwede ba nilang babaan, okay lang. Pero, I mean, din lang naman nagkukuruan ng talo sa part na yon. Then, wala siyang crash guard as, ano, yun nga, hindi ko nasabi, wala siyang crash guard as a stock. Ewan ko lang ngayon sa mga new models ngayon kung meron silang crash guard. Pero yun nga, may aftermarket, ano, may aftermarket crash guard na kasi, yung kay Mr. Bacolod na, na kanyang Versus 650. So, ayun lang naman. So, doon ko natatapusin ang video na to. Please like and comment and subscribe sa YouTube channel ko. Ring the notification bell for the new updates na mga susunod na mga ano natin, i-review ng motorsiklo. And, huwag natin kakalimutan rin, masyempre, i-click ang like at follow button sa Facebook natin. For updated, ano rin, for updated post rin. And, syempre, comment kayo from both YouTube and Facebook.
sa aking page at sa YouTube channel kung anong gusto niyong i-review kung motorcycle susunod na gusto niyong i-feature. As always, I will see you at the next video, mga ka-R&B. Bye! Peace out!